Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bagyong Marcin na natili ang lakas habang kumikilos, papalapit sa Surigao provinces. Alas 7 ngayong umaga, ito po huling namataan sa layong 175 kilometers east-northeast ng hinatuan Surigao del Sur. Taglay nito ang hanging umaabot sa 45 kilometers per hour at bugsong 55 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 17 kilometro bawat oras. Kung atin pong matatandoan mula sa pagiging low pressure area kahapon ay lumakas itong ating nasabing sama ng panahon na siyang naging 13th bagyo dito sa loob nitong Philippine Area of Responsibility ngayong 2016. Sa ating panayam kay Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza, kung hindi magbabago yung kanyang pagkilos at pati na rin yung kanyang direksyon, inaasahang magla-landfall ito sa pagitan ng alas 5 mamayang hapon hanggang alas 7 mamayang gabi sa bahagi po yan nitong Surigao provinces. Inaasahan naman natin na sa unti-unting pagkilos ng bagyo, papalapit sa kalupaan, nadagdaga naman yung mga lugar na nasa ilalim ng tropical cyclone warning signals. Nasa ilalim ng signal number 1, itong Romblon, pati na rin itong Cuyo Island, gayon din ang Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Bantayan Island, Camotes Islands at Siquijor. Signal number 1 din para sa mga residente ng Negros Oriental, Negros Occidental, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, pati na rin sa mga sumusunod na lugar. Kabilang dyan, itong Surigao del Norte, Siargao Island, Surigao del Sur, Dinagat Islands, pati na rin sa bahagi ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental at Camiguin. At kasabay nitong pag-iral ng bagyo, narito naman ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Inaasahan natin ang pagkakaroon ng ulan na may kasamang bugso ng hangin sa bahagi nitong Southern Leyte, gayon din sa bahagi nitong Central Visayas, pati na rin dito sa may Negros Island region, gayon din sa may bahagi nitong Camiguin, pati na rin sa may bahagi nitong Misamis Oriental at sa rehiyon nitong Caragao. Ang natitirang bahagi naman nitong Eastern Visayas, gayon din nitong Northern Mindanao, pati na rin sa bahagi nitong Davao region ay makakaranas nung katamtaman hanggang sa paminsan ng malalakas na mga pag-ulan. Doon po sa ating mga nabanggit na lugar, ang mga residente ay dapat na magdoble ingat dahil ang mga pag-ulan ay posible magdulot ng pagbaha o kaya naman ay pagkuho ng lupa. Samantala, inaasahan naman natin ang pagkakaroon na may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan sa bahagi nitong Bicol region, gayon din sa Palawan, ang natitirang bahagi din nitong Visayas, pababa sa natitirang bahagi nitong Mindanao. Ito naman sa atin sa Kamaynilaan, sa natitirang bahagi nitong Luzon, mararanasan ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin, magpapakita si haring araw, pero posible pa rin ang isolated rain showers or thunderstorms. Sa lagay naman itong ating mga karagatan para po sa ating mga kababayan mangingisda, nakataas ang gale warning sa bahagi nitong northern seaboard nitong Northern Luzon, kung saan inaasahan ang pagkakaroon ng bahagya hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Kaya naman bawal muna ang pagpalaot, lalong-lalo na sa mga may maliliit na sasakyang pandagat. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, si Obama at ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag, para sa bansang kailangan magtanong, para sa kinabukasan ng ating bayan. Sa araw pa ng Lunes, inaasahan ang paglabas nitong bagyong Marce dito sa Philippine Area of Responsibility. Kaugnay niyang silipin natin ang magiging epekto niyan sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Unahin natin sa Baguio City, bukas magpapakita pa naman si Haring Araw, pero naroon na ang tsansa ng mga pag-ulan. Pagpasok ng Sabado hanggang Linggo, inaasahan ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan at ito ang magdudulot na may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Dito naman sa atin sa Metro Manila, maulang weekend ang naghihintay. Kaya naman sa mga may lakad, huwag kalilimutan ang pagdadala ng payong at mga panangga sa pag-ulan.
Sa bahagi naman itong Metro Cebu, bukas hanggang sa araw ng Sabado, inaasahan ang pagkakaroon itong maulang panahon at idagdag pa dyan ang bugso ng hangin. Ibig sabihin niyan, dapat mag-ingat ang mga residente dahil sa posibilidad ng pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Sa araw ng Linggo naman, sa nasabing lugar, inaasahan ang pagkakaroon na may hinahanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Kaparehong sitwasyon ang iiral sa bahagi nitong Metro Davao hanggang sa araw ng Sabado. Pagpasok naman itong araw ng Linggo, magpapakita muli si Haring Araw. At panghuli lamang natin sa bahagi nitong Zamboanga City, bukas hanggang sa araw ng Sabado, iiral itong maulap na kalangitan na may chance na may hinahanggang sa katamtamang pag-ulan. Para naman sa mga magsisimba sa araw nitong Linggo, inaasahan nating magbabalik itong generally fair weather condition. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desserie Dionio. Magandang umaga at mag-ingat po kayong lahat.